offering his holy child and sacrifice on his behalf, to make atonement for him. He is the Lord of the world, for the Lord alone. In our sons and priests, we must represent the blood, and we will be able to on all sides of the altar, that is the entrance of the death and meeting. Then we must sing in the prayer offering, and cut into pieces. The sun of the earth and priest raise a prayer of fire, and the water of the rain, the rain, wood, wood, and fire. And the sun of the priest's heart of the rain, the pieces, the head and the sun on top of the rain, of the wood on the altar. The offering must wash it and pray, and shall come with water. Let the priest fill the burning oil on the altar as a burnt offering. The fire offering will bless the aroma of the Lord. But if it is for a burnt offering from the flock, from sheep or goats, he is a presenter of heaven to him. He will slowly on the north side of the altar before the Lord. He will cut into the pieces and his head and the priest will arrange them on top of the burning wood of the altar. But he is what was in the hand shall come with water. The priest will then set all of it burned on the altar. It is a burnt offering of fire, offering of sweet aroma to the Lord. If this gift to the Lord is a burnt offering of words, he is the presence offering of the burnt tables of the young regions. Then the priest must make it to the altar, and must twist off his head and burn on the altar. Its blood should be laid aside the altar. He will move his intestine trunk up along the tail of feathers and throw it on the sky side of the altar to place the precious passage. He will tear open his wings without the widening of the bird. Then the priest is to burn it in the altar, put up for burning wood. It is a burnt offering from the fire offering for his eternal good. Thank you, brother. Now, let's go back to the picture. Akira nyo, ha? Kasi yung tent of meeting, ibig sabihin ng tent of meeting is a tabernacle. It's a portable tabernacle kasi ito yung moment na yung mga Israelites, di ba, pinalabas ni Moses from Egypt, from the slavery doon sa Egypt, dinalala. Ito yung way na papunta sa Canaan, sa Promised Land. Tapos, along the way, kinausap si Moses kasi dati, God spoke to Moses. Tapos, in-instruct siya, gumawa ka ng tent of meeting. Kasi tent of meeting is temporal parang church, kumbaga parang temple doon sa desierto. Ngayon, pag gandun ng God, kanyawa ka si Moses, there's a pillar of cloud lalang dadapo doon sa entrance ng tent of meeting ng tabernacle na yun. Kasi, kaya yun ang instruction sa kanya. Gumawa silang altar doon sa harapan ng entrance ng tabernacle. Ano? Nga, kaya ganun, itong mga flintstones na doon, itong caricature natin, noong unang panahon, hindi yan ganyan na babigyan ng dilitsyonin yung malaking mamot na parang infante kalaki. It's only a picture kasi wala akong iba, kitang iba. Pero, ang itong sacrifice na sinabi doon, sinasa natin, sabi, instruction ng God kay Moses na, ang mga, halimbawa ito, mag-serve ako ng offering doon sa Juan, sa high priest. Kasi ang ginawa ng high priest noong unang panahon, mga Levites, ito yung mga anak ni Aaron. Aaron is the brother of Moses. Kaya committed talaga sila ng God to be the high priest talaga, mag-officiate doon sa of the birth of the man. Ano ba itong lang, darnalin? Itong kamay ng offerer, ipapatong na ito sa ulo ng lang, halimbawa, dadalik doon sa high priest, sa high priest. Tapos itong si priest naman, i-check na itong lang na ito or goat na walang pilay, hindi paralyzed siya, hindi walang deformity sa mukha, walang, hindi pangit, hindi solidisira ang mukha, walang deformity sa birth niya. Ngayon, pagkapalinis itong lamb na ito sa kanila ay islam na dito. I-slit yung throat, i-present yung blood, tapos i-stand na doon. Kasi the altar is square. Square yung altar, no? Is, di ba, dinas natin, i-scatter yung blood dito sa paligid ng altar na yan. Siya, yung remission of sin talaga is blood, brethren. Pero representation nung dati yung mga baka, goat, and sheep. Ngano? Tapos sabi natin, pag-ahugas na ito, cut it into pieces. Tapos itong altar na ito, doon yung firewood, ano?
apoy siya. Ihuhulog doon yung suwit is the fat, yung mga bilbil, mga ganyan. Lagay doon, uusok yan lahat. So sinubin niya talaga, so not to cook, not put in the fire to be cooked, to be eaten, no. It's nothing is to be eaten by any man. Wala. Lagi yan, burn into ashes talaga. Iganyan yung kaya sweet, very sweet aroma to the God, to the Lord, to God, sa mga sabi, binasa kanila natin kanina. Ngayon, ang pan, noong unang panahon, ganun ha, may kasalanan ka, magdala, bibili ka ng baka. Kung maalala niyo, di ba dati, si Jesus Christ pumunta doon sa Jerusalem, nagalit siya kasi ang Jerusalem, ang temple ng Jerusalem ay ginawang market ng mga tao, di ba? Binalinto niya yung mga pera ng mga money changers kasi nagbibenta sila ng may nagbenta ng mga doves dito, may nagbenta ng kambing, may nagbenta ng sheep. Nagagalit siya kasi stop making my father's house into a marketplace. Pinagalitan yung mga verses. Tapos sabi niya, bak kayo? Wala nang ginawa. Ang temple lang aking ama. Ginawa ninyo yung marketplace. Ginawa, you made it into a den of robbers. Kaya kasi magal siya, binalito niya. Bakit? Para wala, hindi na kailangan yung mga sacrifices kasi hindi na kailangan mga offering ngayon kasi sabi ng ganun. Kaya sinabi niya yung mga Pharisees kasi tapos sabi, nagalit yung mga Pharisees, tell us, what is your authority? Tell us, what is your sign? That we will believe you that you are the Son of God. Ba't mo sinabi na, the house of my Father? Sabi ni Jesus Christ sa kanya, di ba? Tear this temple down, and in 3 days, I will build it again. Sabi niya, di ba? Tapos, nagalit yung isang matanda na Pariseo. Sabi niya, tear this down, build it in 3 days. It took us 65 years to build this temple. Kaya, nagalit sila. Kaya, nag-meeting naman itong mga Pariseo. Ulihin natin itong lukong ito. Nang maraming tao maniwala sa kanya, paano na tayo? Patayin na natin yan. Kaya, nag-meeting sila. Ito yun yung umpisa, kaya dyan yung hinuli at sinusipay. Tapos nagagalit itong mga tao kasi si Pontius Pilate, si itong si High Priest na, si San Pagano na High Priest, si Zacharias, no? Hindi. Kasapayas? No, Kayafas. Sabi lang kay Kayafas kasi nagtatakot ito si Kayafas kasi inusinti nga itong tao na sarili.